bigay ng buhay. Nawa ang lupa na siyang pagtatanda. Maging handa upang mabiyayaan. Bawat pagsibol may dalang pag-asa. Masaganan bukas natin ngayon simulan. Ako po si Noe Espinas from Itangon, Bulacan, Marini, sir po. Hi, ako po si Jenny Rose Bisenyo mula sa Barangay Salvacion, Baaw, Camarines, sir. Mga binhi ng pagbabago, ihasig natin mga binhi. Ako si Maria Christine A. Marpuri from Barangay Palsong, Bulacan, Marini, sir. Ako si Mel Francis Corporal from San Isidro, Baho, Camarines Sur. Para sa akin po, ang Binhi ng Pag-asa program ay isang napakagandang programa ng ating pamahalan sapagkat minumulat nito ang mga isip ng kabataan upang maging aktibo sila sa mga agricultural na trabaho at matatak sa isip nila ang kahalagan ng agrikultura sa ating bansa sapagkat ito ang nagsisilbing pundasyon ng bawat pamilya upang makaon sa hirap sapagkat kung marunong tayong magtanim ay magiging mas magaan ang ating buhay. Binibigyan ito ng linaw ang mga isip ng kabataan para mas maintindihan nila kung ano yung kahalagan ng pagtatanim at kung bakit kailangan natin itong ipagpatuloy na huwag nating hayaang maputol ito. Na nagbibigay oportunidad sa mga kabataan upang mabuksan at mahikayat ang kanilang mga isipan tungo sa pang-agrikulturang gawain at dais din dito na mas dumami pa ang kabataan o young farmers na masanay at matuto na maaaring makapagpabago ng kani-kanilang buhay. Nalaman at natutunan ko rin kung ano ba talaga ang ginagampan ng papel ng mga kabataan na tulad ko pagdating sa agrikultura. Ito rin ang mag-aangat ng agrikultura ng ating bayan at ang papayabong sa ating agrikultura. Bilang kabataan, may tulong ito sa buhay ko ay magkakaroon ako ng sariling business at magkakaroon rin ng panimulang puhunan. Matutulungan ko rin silang umasenso at mabigyan ng buhay ang nasisira ng agrikultura ng ating bayan. Bibigay ng gabay at daan upang makamit natin ang mga pangarap natin sa buhay. At dahil din sa programang ito, nagkaroon ako ng batayan kung paano maging isang mabuting magsasaka at leader. Kakaroon ako ng
pagkakakitaan na maaaring makatulong sa aking pamilya, sa aking pag-aaral. At kung sakaling mapagpapalago ko ito ng mas malaki, ay mas makakatulong ako sa aking komunidad. Dahil sa pamamaraan nito, maipabahagi ko ang naibigay sa aking tulong dahil ng bininang pag-asa, at maishishare ko ito sa aking mga kalugar, kabarangay, na maging ano din sila, magkaroon din sila ng idea na may programa pala ang gobyerno na ganito na maaaring maging solusyon sa kahirapan ng ating lipunan. At dahil sa kalamang ito ang magbibigay susi upang mahikayat ang iba pang mga kabataan o ang mga susunod pang mga henerasyon para magamit tungo sa maunlad na kinabukasan. Ako, tayo ang binhi ng pag-asa.